Tayo ay nabubuhay sa mundong may liwanag at dilim. Nagtatalo ang liwanag at dilim, pagsapit ang takip silim. Ginawa ang ating mga mata para makakita. Pero pag kumagat na ang dilim, gaano ka kasiguradong nakikita mo sila? Ako nga pala si Six, ang maglalapit palalo sa kasagutan na inyong hinahanap. Simulan na natin ang pakikinig. Isang magandang umaga, tanghali o gabi, kung anong oras man kayo nakikinig sa kinauupuan nyo. Tanging hiling ko lang ay, sana'y maging open-minded kayo sa paksang tatalakayin natin ngayon. Dahil ito ay tungkol sa relihiyon, napakasilan ng bagay na ito. Wala nang patumpik-tumpik pat, talakayin na natin ang tungkol sa Vatican Dark Secrets. Ang Vatican City sa Southern Europe ang pinakamaliit na country sa mundo. Mga Italiano sila at ang relihiyon nila ay tinatawag na Roman Catholicism. Ang government naman nila ay tinatawag na Absolute Monarchy, which means ang Pope ang namamahala o ang pinakahead na ito. Ang tawag sa mga police corps nila ay Swiss Guard. Ito ay kilalang bansang malakas ang pananampalataya sa Diyos. Tumungo naman tayo sa kanilang struktura. Dito mo makikita ang sikat na chapel, ang St. Peter's Chapel at Sistine Chapel. Napaka-historical ng mga bagay na nakasilid sa Vatican's library, pati ang mga museum nila. Dito mo makikita ang gawa nila Bernini, Michelangelo, Botticelli at iba pang mga artist. Pero alam mo ba na ang bansang ito ay maraming itinatagong karumal-dumal na gawain? Una, sila ay Nazi-friendly o mga Nazi-friendly na priest. Pinaniniwalaan na ang ibang bishop o pari ay nag-organize ng escape plan at tumulong nakatakas ang mga high-ranking Nazis noong World War II. Pangalawa, pedophilia, sex scandals, gay networks at homosexuality. Marami ng issues at scandal ang nababalita sa Vatican. Sex scandals, gay priests na actively na nakikipag-sexual intercourse kahit na bawal ito sa batas nila. Pinagtatakpan nila ito at inilalayo ang totoong nangyari sa kasinungalingan. Isa sa sikat na Vatican members nila na si Angelo Baldocci ay nadawit sa pedophilia. Siya ay isang engineer at construction consultant sa Vatican. Si Pope Francis ay kasama din sa nagawian na
Satanic child sacrifice. May nirape din siya na 2 teenager while participating in child sacrifices. Meron pang 8 eyewitnesses at nakumpirma ang allegation according sa ebidensya na ipinresinta ng Brussels Common Law Court of Justice. Tumalakay naman tayo tungkol sa mafia. At that time na ang simbahan ay hindi pa friend ang Italian state, naghanap sila ng sources for local authority at ang mafia ang pit para dito. Nagresulta ito ng pagkabulag ng mga pari sa maling ginawa ng mafia community hanggang sa kasalukuyan. Baby Tep. Dahil kasabot sa karamihan ng Vatican ang mga Spanish hospitals, ang mga nuns, priests, doctors ay nakikipagsabwatan para magnakaw ng mahigit 300,000 Spanish babies over the course of 5 decades. Dahil nga ang nagpapatakbo nito ay ang kanila simbahan. Paano nila ginagawa ito? Siguro nagtataka kayo kung paano nila ginagawa ito. Ang mga nanay ng mga sanggol ay sinasabihan na pakunwaring namatay ang mga ito pagkalabas sa sinapupunan. Pero pinalitan na talaga nila ito ng patay na baby. Dito ay iniipon nila ito at sinasakripisyo sa satanic ritual para higupin ang energy ng iyak ng baby. Mayalin tulad natin ito sa vampira na kinukuha ang enerhiya ng umiiyak na sanggol habang ito ay nasasaktan. Pangalawang method, pagbili ng mga baby sa mga magulang kapalit ng malaking pera. Si Sister Maria Gomez ang isa sa nakasuhan na gumagawa na ito. Ano ang ginagawa nila sa mga baby? Una, minomolestya nila ito. At pangalawa, sinasakripisyo nila ito para sa satanic o demonic ritual. Marahil kalimitan sa inyo ay pamilyar sa Anunnaki. Sa Anunnaki culture nang galing ang satanism ritual sacrifices. At ito panigurado ang relihiyon ng Vatican. Ang Latin document signed by Pope John XIII noong 1962 proves that ang sexual abuse ay may katotohanan at ang nagiging biktima ay pinatatahimik na lamang. Kapag pubalag ang mga biktima ay tatanggilin ito sa serbisyo at pakikipag-participate sa simbahan. Kasama si Pope Benedict at Pope Francis sa cover up about sa mga child abuses at mga karumal-dumal na ginagawa sa mga bata. Ang pinakamayamang organization sa planeta ay ang Roman Catholic Church na kayang pakainin, damitan at bigyan ng tira ng buong planeta. Pero nangihingi pa rin sila ng suporta o ng abuloy na umaabot ng 10-20% ng savings ng mga tao. Pero bakit kayang marami pa rin ang may hirap na tao? Sinasadya ba nila ito? Masakit mong sabihin pero ang katolisismo at ang witchcraft ay parehas lang sa paniniwala. Katulad ng pagdadasal sa estatwa, altar, chalice, colored candles, believe in the 5 elements and purgatory, using incense and bells sa seremonya. Wala akong balak na baguhin ang inyong paniniwala. Wala namang masama kung malalaman nyo ito, pero bandang huli, nasa inyo pa rin kung ano ang tatahakin yung landas. Subukan yung lawakan ng isip nyo, nang sa ganun ay hindi lang sa isang point kayo nakatingin. Wala akong balak baguhin ang inyong paniniwala.
Siguro hanggang dito na lang muna. Pinahapyawan ko lang ang tungkol sa Vatican Dark Secrets. Nasa sa inyo pa rin yun kung maniniwala kayo o hindi. Dahil lagi niyong tatandaan na ang mundo ay ginawang balanse. Merong mabuti at merong masama. Merong gagawa namang karumal-dumal at meron rin gagawa ng mabuti. Maaaring meron rin tao na magpapakita na mabuti sa inyo pero gumagawa ng masama.